Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Dumalo ang Pilipinas sa Asian Conference on Disaster Reduction 2023 sa bansang Dushanbe, Tajikistan. Ginatawa ng bansa si Civil Defense Assistant Secretary Marcus Lacanilao kung saan tinalakay niya sa roundtable discussion ang implementasyon ng Sendai Framework para sa Disaster Risk Reduction Program sa Pilipinas. Binigyang diin ni Assistant Secretary Lacanilao ang kahalagahan ng pagbubuo ng mga ugnayan at pagkilala sa Asian Conference on Disaster Reduction bilang isang magandang plataforma para makabuo ng isang progressive at risk-informed na pamamaraan sa pagharap sa mga panganib ng sakuna sa rehiyon ng Asia at mabilisang pagpapatupad ng Sendai Framework. Dagdag pa ni Lacanilao, patuloy na itataguyod ng Pilipinas ang katatagan ng bansa sa harap ng mga sakuna at global cooperation. Tema ng pagtitipon ngayong taon ay nakatuon sa digital transformation, sa disaster risk reduction, pati na rin sa mga epektibong disaster management projects sa mga bansang miyembro kabilang na ang Pilipinas. Nangako ang Department of the Interior and Local Government o DILG na tutulungan ang Commission on Elections sa pagtugis sa mga kandidato sa buong bansa na lalabag sa pangangampanya. Kasama ang Philippine National Police at attached offices nito, titiyakin ng DILG na mapaparusahan sila alinsunod sa ubiiral na election laws. Ayon kay DILG Secretary Benar Abalos Jr., may mga kandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections ang sangkot sa ilegal na pangangampanya, vote buying, paggamit ng oversized campaign posters at paglalagay ng campaign materials sa hindi designated na common poster areas. May ulat din ng pagbili ng boto gamit ang online fund transfer at maging ang pagbibigay ng iba't ibang anyo ng ayuda o tulong sa mga botante. Una nang nagbabala ang COMELEC na kahit manalo ang isang kandidato sa bilangan ay maaaring hindi maiproklama hanggat hindi nareresolba ang reklamong inihain laban sa kanya. Gid pa ni Abalos, gagawin ng DILG ang lahat upang mapanatili ang integridad ng halalan. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow kami sa aming Facebook at Twitter sa @PTVPH. Ako po si Dominic Almelor. Magandang hapon.